Susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Abala nitong pinagkikiusapan ni Zoe ang mga pulis na humuli sa dalawang tao na pinagbimitangan ito ng kanyang tita Giselle na ang kanyang tita Morgana ang may pakana nito, kung kaya't hinuli naman din ng mga pulis itong si Morgana sa kadahilanan na labis-labis naman din itong nag-alala itong si Zoe, at agad naman din itong pinuntahan ni Zoe ang presinto kung saan dinala ang kanyang mami na itong si Moira, at dito nang makarating na itong si Zoe ay agad nitong kinausap ni Zoe ang mga pulis. Ngunit nagmamatigas ang mga pulis sa kadahilanan na agad naman din itong sinabihan ni Zoe ang mga pulis na kausapin umano nila ang dalawang lalaki, dahil alam rin umano nito ni Zoe na hindi umano ang kanyang mami ang mayroong kasalanan, dahil siya umano ang tumawag ng mga pulis, dahil narinig umano nito ni Zoe ang binabalak ni Dr. Carlos na pigilan umano ang kasal ng kanyang tita Linit at ang kanyang daddy, dahil hindi umano papayag si Dr. Carlos sa kadahilanan na nanlaki naman din ang mga mata ng mga pulis, at agad naman din itong pinuntahan ang dalawang tao, at agad naman din itong ipinakita ni Zoe ang picture ng kanyang totoong daddy na itong si Dr. Carlos sa dalawang tao, at tinanong ito ng mga pulis kung kilala ba umano nito ang ipinakita ni Zoe, at dito agad naman ding nagsalita ang dalawang tao na kilala umano nila, dahil siya umano ang nag-utos nito na dukutin ang kanyang ex-wife na itong si Linit sa kadahilanan na agad naman din itong pinakawalan itong si Moira, kung kaya't dali-dali naman din itong nagsalita itong si Zoe na kailangan umano nilang pumunta sa simbahan kung saan gaganapin ang kasal ng kanyang daddy na itong si Dr. Tanyag at si Linit upang mapigilan umano nila, dahil hindi umano papayag itong si Zoe na makasal ang kanyang daddy kay Linit, kung kaya't dali-dali naman ding nagtungo itong dalawa. Ngunit huli na ito, dahil lang makarating na ito sa simbahan ay tapos na ang kasal nila ni Linit at ni Ngunit hindi ito nakalapit kay Dr. Tanyag at kay Linit ang dalawa, dahil hinarangan ito ng mga pulis, kung kaya't napatingin na lamang ang dalawa habang kinakasal si Linit at si Dr. RJ, at hindi nito napigilan ang kanilang sarili na umiiyak na lamang ito habang pinagmamasdan ang kasal nila ni Linit at ni Dr. Tanyag. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.